Hi mga masters, kumusta po lahat? Nandito na po tayo sa ating pinakabagong topic sa ating pong Google Sheet Basics Tutorial. At ngayon naman po, i-discuss natin kung paano po ba natin gagawin ang Protect Range at Protect Sheet ng mga features po sa ating pong Google Sheet. Okay, simulan na po natin. Okay, para simulan po, punta po ulit tayo sa may upper right side. Pagkatapos po natin mag-sign in, gamit po ang ating Gmail account or account ng ating pong G Suite. Then, click po natin yung multiple dots or your 9 dots. Then, hanapin po natin yung ating Google Drive kung saan po nakasave yung mga ginawa na po dati natin na Google Sheets or kung mag-create po tayo ng bagong spreadsheet. So, ayan po, naka-open na po yung ating Google Drive. Ang gagawin po natin ngayon ay mag-open na po tayo ng Google Sheet or spreadsheet na nagawa na po natin. So, click lang po natin. So, pag-click po natin, ma-open na po yung ating Google Sheets na nagawa na po ng ating mga naunang mga tutorial video. At ang pinaka-objective po natin ngayon ay kung paano po ba natin magagawa yung tinatawag po natin na Protect Range at Protect Sheet. So, ano nga po ba yung ating Protect Range at Protect Sheet? So, yan. Pag na-open na po yung spreadsheet na meron na po tayo, ang gusto po natin ngayon ay gawin po yung tinatawag natin na Protect Range. So, magkaiba po yun sa ating Protect Range at Protect Sheet. Pag sinabi po natin Protect Range, ito po yung may mga part po ng ating Google Sheet, nung file natin, na gusto po natin na hindi ma-edit ng iba kahit ano po ang gawin nila. So, halimbawa po itong part na to, itong buong part na to, ay gusto ko po siyang iprotektahan. Ayan. Para po hindi siya ma-edit ng kahit sino man po. So kahit meron po sila itong link na to, kahit na ano pong gawin po nila na pag-edit ay hindi po nila ma-edit kasi nga po ay ginawa po natin yung Protect Range. So pag ang gusto po natin ay protektahan yung part o parts po ng Google Sheet po natin or spreadsheet natin, then gagawin po natin yung tinatawag natin na Protect. Okay? So kahit itong cell lang po na to, itong performance task ang gusto nating protektahan, pwede po yan. Or kung ito lang po yung ating pong written rules, pwede rin po yan. So since ito po yung ating class record, at syempre po gusto natin na tayo lang po yung pwedeng maka-access nito or pwedeng maka-edit nito, ang gagawin ko po ay i-protect range ko po yung magmula po sa pinakataas hanggang dito po sa may pinakababa po natin. So pag pinrotect range po natin to at hindi po tayo naglagay ng kahit sino po na pwede mag-edit, ang ibig sabihin po nun ay tayo lang po ang po pwede mag-edit ng file na ito. So, paano po yung gagawin? Ulitin po natin, mag-protect range ng ating pong spreadsheet na file o part o parts po ng ating ginawang file. So, pipiliin ko po, ang gagawin nyo po una, piliin nyo po yung cell or cells na gusto nyo pong i-protect. Yan. So, i-highlight ko po yan. So, once na-highlight na po yung gusto nyo pong i-protect, i-right-click ko po ito, right-click ko po. Then, lalabas po yung options natin. Hahanapin po natin yung Protect Range sa baba. Hanapin po natin. Ayan. So, dito po ay nakalagay po yung Protect Range. So, pag-click po natin yung Protect Range, ayan. So, lalabas po sa may right side yung area po na pinili natin na protektahan. So, ibig sabihin po from A1 to S16. So, A1 to S, letter S. Itong lahat ng may highlight na po ito ay protektado po. So, para i-protect range po natin siya, i-click po natin itong set permissions. Then, tatanungin po tayo, range editing permissions. Either show a warning when editing this range. May edit pa rin po yan, pero magpapakita po siya ng warning. Or restrict who can edit this range. Ito po yung gusto natin na gawin. I-restrict po natin kung sino lang po ang pwedeng mag-edit nung range na pinili natin na protektahan. Sir, bakit pa po kailangan na nakalagay pa po restrict who can edit? So kasi dito po pwedeng kayo lang po, only you, or pag-click po natin dito, po pwede pong click yung custom. Pag-click niyo po yung custom, ito po naman po yung may idadagdag po kayo na ibang mga tao na gusto niyo pong or meron pong access para po ma-edit yung range na napili po natin. Pero kung gusto niyo po na kayo lang yung makapag-edit, din kiklik po niyo doon ay only you. So, pag-click nyo po, naka-tick or naka-check po yung only you, i-click nyo lang po yung done. Okay?
Pag hindi naman po gusto nyo may ibang tao, ibang teachers na gusto nyo mag-edit ng file na yun, click nyo lang po ulit dito. Piliin po natin yung custom. Then, dito po makita natin kung sino po ba yung pwede pang mag-edit. So, bukod siyempre po kayo, yung owner, yung gumawa po ng file na to, dito po sa baba, add editors. Dito nyo po pwedeng i-type yung mga Gmail ng mga kasamahan po natin or ng mga tao na gusto nyo pong mag-edit or meron pong access para po ma-edit yung range na yan. So kung sino lang po yung itatype po natin dito na Gmail, sila lang po yung po pwede, gamit po yung Gmail na yun, po pwede na i-allow para po ma-edit yung range na yan. Pero pag hindi po, ibig sabihin hindi po sila allowed na ma-edit yung range na yan. So, ibig sabihin po, ang kagandahan po nito, sigurado po kayo na hindi ito pwedeng galawin ng mga bata, ma-edit ng mga bata, kahit po makakita nila o ibigay nyo sa kanila yung link. Kasi po, naka-protect range na po siya. Okay? So, pag okay na po, na-type nyo na po yung Gmail ng mga tao na gusto nyo pong isama, then ang gagawin nyo na po ay i-click po yung done. So, makita nyo po, may check din yan kung sino po yung mayroong po pwedeng mag-edit. Choose who can edit. Then, click na po natin yung done. Okay. So, ibig sabihin po, nakalock na po siya. Okay? Ang ibig sabihin po niyan ay hindi na po yan pwedeng ma-edit ng ibang tao. Bukod po dun sa inyo at sa mga tao or mga Gmail na tinagdag po natin kanina. Ganun lang po kasimple yung ating pong protect range. Okay? So, ulitin natin. X. Yan. So, ito po yung ating protect range. So, halimbawa po, pag napansin nyo po, itong part na to ay yung ating pong pinili para po hindi maka-edit ng ibang tao. Ibig sabihin po, yung outside ng range na pinili po natin, halimbawa po dito, po pwede pa rin pong i-edit or lagyan ng mga text ng mga kung sino man po ang po pwedeng or makaka-access ng file to. Pero ito pong buong part na to, pag yung buong class record na po na yan, ay naprotektahan niyo po or pinotektahan natin, na protect range po natin. Ibig sabihin, ito pong part na to ay hindi po pwedeng i-edit ng kahit na sino. Okay? So, yun po yung kagandahan po noon. Na alam po natin kung paano po mag-edit ng range or mag-protect ng range po. Okay? So, yun po yung isa natin, yung protect range. Okay? So, any range po. Sir, ano po ba yan? Kailangan buo po? Hindi po. Po pwede na part by part. Halimbawa po, ito lang po ang gusto nyong i-protect. So, halimbawa po, dito tayo sa kabilang part. Halimbawa sa ating attendance. Ayan. So, sa ating attendance, halimbawa po, ay hindi nyo po itong buong gusto nyo pong i-edit. Halimbawa po, ang gusto nyo lang hindi ma-edit ay itong part na to. Yung name of student lang. O pwede po. Ito lang po yung ipoprotect range natin. Yung pangalan po ng ating mga estudyante. So, i-highlight lang po natin. Kagaya po ng sinabi natin. Pag may gusto po tayong i-protect range, i-highlight lang po or piliin yung mga range na gusto po natin na-protect. Then, right-click. Pagka-right-click, hanapin po yung protect range. Yan. Then, ganun po ulit yung proseso. Click po yung set permissions. Then, restrict who can edit this range. Only you or custom kung gusto niyo pong dagdagan pa. Type niyo po yung Gmail dito. Pag okay na po, then click po done. So, ibig sabihin itong part na po ito ay protektado na po. Pero itong part na to, yung attendance, pwede po ma-edit yan, pwede po ma-delete yan. Kasi po, hindi pa po yan na-protektahan. Okay? Ganun lang po kasimple yung atin pong protect range. Pwede po ba na yung buong sheet na ay talagang hindi na ma-edit? Wala nang part dito na pwedeng lagyan or sulatan ng kung sino man? Yung buong-buo na siya. Hindi ko na po kailangan ng protect range. Then doon naman po papasok yung tinatawag natin na protect sheet. Sa protect sheet naman po, yung buong sheet na po sa baba ang poprotektahan natin. Ibig sabihin, wala na pong part dito na kahit anong cell na pwede pong ma-edit ng kahit sino man. Sir, paano po gagawin yun yung kabuuan ng pagpoprotekta? Dito na po natin gagawin yun sa baba. So, pag napapasin niyo po, nasa baba po yung mga sheet name. So, nayroon po tayo dito yung sheet 1, yung class record, taka attendance. So, yung ginawa po natin kanina, pinrotect lang po natin itong name of student, pero ito pong ibang part na hindi natin na-protect, ay pwede pong ma-edit or mabago ng ibang tao. So, para po maprotektahan yung buong sheet na to, ang gagawin po natin ay dito na po natin siya ipoprotect. Ipoprotect sheet na po natin siya. Sir, paano po yung gagawin? Ang gagawin po natin pag protect sheet ay i-click po natin dito sa may drop-down button na nakikita niyo po yung katabi ng sheet name na yon. Then, pag-click po, i-click po natin yung protect the sheet.
So, hindi na po siya protect range lang po. Tama? Protect the sheet na po siya. So, anyone na may access po dito, kahit ano pong gawin niya, kung hindi po siya kasama dun sa pwede mag-edit, ay hindi po nila may edit yun. So, click po yung protect the sheet. Pagka-click po nun, ganun po ulit yung lalabas. Pero this time, yung buong sheet na po ng attendance natin. So, attendance, attendance. I-click po natin yung set permissions. So, same pa rin po ilalabas. Sino po ba yung pwede mag-edit ng range na to? Kung gusto nyo, kayo lang po. Then only you. Pero pag may gusto po kayong isama, na idagdag ng mga tao, gusto nyo pong may kakayahan po mag-edit, then click custom. Then idadagdag nyo po dito sa baba yung mga Gmail po nila. Or mga Gmail accounts po nila. Ganun lang po kasimple. Pag okay na po, na-type nyo na po, then click po done. So, mapapansin nyo naman po dito na nagkaroon na po ng parang lock icon or padlock icon dito po sa baba. Ang ibig sabihin po niyan, itong sheet na to ng attendance ay nakaprotektado na po. Ganun lang po sa kasimple, mga kamasters. So, ganun din po yung class record. Halimbawa, yung class record, pag-click natin tong sheet na to, so, expo muna natin to. Kanina po, ang ginawa natin, pinrotect po natin itong range na to, pero itong mga part sa baba ay pwede pa pong ma-edit or malagyan ng kung ano man. So, dahil po gusto natin na protectahan na yung buong sheet, gagawin po natin, ipoprotect sheet po natin siya. I-click po natin itong drop-down button sa baba. Pag-click po niyan, protect sheet. Then, same po ulit, class record, yung pangalan po ng sheet. Then, set permissions. Pagka-click po ng set permissions, i-click na po natin yung only you. Or again, custom, pag may gusto po tayong idagdag na tao. Pag wala naman po, only you lang, then click po natin done. Mapapansin niyo po, meron na po siyang lock icon. Pag mayroon na pong ganito, ibig sabihin, nakalock po yung sheet na yan. Na kahit sino po na hindi kasama dun sa pwede mag-edit, ay hindi po ma-edit. Ganyan po kaganda yung atin pong protect range at protect sheet. So sana po sa mga co-teachers natin ay makatulong po itong feature ng Google Sheet na protect range at protect sheet. Since ang mga Google applications po, kagaya ng Google Sheet, ay pwede po nating i-share yung link. Tama po ba? So, halimbawa po, magpa-check po tayo ng ating pong class record or magpapakita po natin yung class record sa mga parents pag na-hide na po natin yung mga scores nila. Kahit ibigay po natin yung link sa kanila, kung nakaprotect po yung sheet, ay wala po silang kakayahan na i-edit po yung ating pong entry na nakalagay po dun sa ating mga file, Google Sheet. Ganun po kaganda. Again po, protect range and protect sheet. Dalawang napakasimple po, pero napaka-useful po para sa ating mga teachers. So sana po nakatulong itong ating protect range and protect sheet na topic sa ating Google Sheet Basics tutorial. And maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Ayan, shout out po kay Ma'am Angelica Rosales. Ayan po, napaka-masugid natin na taga-subaybay sa ating YouTube channel. Maraming salamat po, Ma'am Angelica Rosales. At sa iba pa po mga co-teachers natin, so gaya po ng sinabi ko, ay pwede niyo pong type dyan kung bibigyan niyo po ang permission na i-shout out po yung mga pangalan. Again, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Antabayanan niyo po yung ating next video tutorial about Google Sheets. Ito po ang inyong Maestro Johnny, and thank you so much.